Hi, good morning. So, explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong matutunan ngayon na bagong pasok mo sa Real. So, meron tayong tinatawag na TIPS. So, ano itong TIPS na to? So, this is Training, Inviting, Presenting, Sponsoring, Sequence sa negosyo natin. So, sa pag-network mo kasi o sa pag-Real mo, ito yung mga dapat mong pagdaanan. So, lahat naman tayo, nagsimula kasi sa pagiging prospect. So, yung prospect, ibig sabihin yan, yung tao ka na parang sinususpechahan nung isang realista na plano niyang i-invite. Itong mga prospect na to, ito tayo dati. Kahit yung ibang company, pinoprospect tayo. So, prospect ang tawag sa atin dati. Ngayon, ito. So, na-invite tayo. Dumating sa point na na-invite tayo. So, pagdating naman sa pag-i-invite, kailangan natin matutunan yung mga important approaches and skill pagdating sa pag-i-invite. Kasi crucial or critical yung pag-i-invite kasi dito mo ititrigger yung curiosity or interest ng isang tao. So pagdating sa pag-i-invite, meron tayong tinatawag na flyerings, meron naman tayong tinatawag na Facebook marketing, meron din yung one-on-one na in-invite ka lang, harapan. So ano ang goal pagdating sa nung na-invite ka na? Ang goal niya is makunta ka sa presentation. So, pwedeng invite ka sa opisina para tingnan yung RBP or Real Business Presentation. At pwede namang pinanood sa inyo yung video or may sinad sa inyong notes para mapanood yung explanation ng business sa Real. Ngayon, pagkatapos ng presentation, ang pinakamahalaga dito is magkaroon ka ng decision. So, para magkaroon ka ng decision, ipapasa ka dito sa sponsoring. Dito yung magkakaroon na kayo ng commitment, magde-decide ka na. So, sa tulong ng yung upline or yung ka-team mo na kumikita na, hihingi ka ng tulong dito para imam or meeting after meeting. Dito mo na niyang kakausapin kung ano, kumusta na, gusto mo ba ang pag-Royal or dyan, closing. Ang matututunan natin dyan is yung closing skills. Ngayon naman, pag na-close ka na, okay na, nag-agree ka na, nag-Royal ka na, bumili ka na ng package, pagbili mo ng package, ano ang next step? Ang next step nila na yung training. So dito, very important ito. Kasi pagkatapos mo mag-pay-in, mahihirapan ka mag-invite kung hindi ka dadaan sa training. May kasabihan tayo dito sa negosyong ito. Training is everything. So very important itong training na to. Ngayon, lahat ng kailangan mong matutunan paano mag-prospect, paano mag-invite, paano mag-present, paano mag-close deal, ituturo dito sa training. Ngayon, hindi mo naman kailangan matutunan lahat yun bago ka magsimula sa pag-Royal. Ang kailangan mo munang matutunan dito, along the way habang nag-Royal ka, pwede ito muna yung master mo, pag-i-invite. So, habang natuto ka mag-invite, kung natuto ka na, i-apply mo na, nag-i-invite ka na. Ang mangyari, magkakaroon din ng mga prospects mo, pagpunta dito, may i-invite mo na. Ngayon, nung na-invite mo na, pwede habang bagwan ka pa lang, yung mga nauna muna sa yung nagpa-present para sa'yo. So, papakilala mo lang sila dun sa mga uplines mo at sila yung magpa-present. So, masterin mo lang muna ang pag-i-invite. Alam niyo, very important ang pag-i-invite. Kasi pwede hindi ka marunong mag-present, hindi ka marunong mag-close deal, pero pwede ka magkaroon ng pay-in. Kasi, meron mga kasama dito sa opisina na marunong mag-present at mag-pay-in. Pero, hindi pwede yung upline mo mag-invite para sa'yo. So, kailangan matutunan mo talaga paano mag-invite. Yan yung pinakaunang dapat mong ma-master sa negosyong ito. Ngayon, ito, paano yung mga na-invites mo, na-presentan ko, tapos yun, na-close din natin, tapos na-training natin. Ngayon, medyo madami na kayo nag-i-invite. Hindi naman kaya ng upline mo na palaging siyang nagpa-present. So, darating ang point, ikaw, matututo ka din dapat mag-present. Ngayon, pag marunong ka na mag-present, hindi madami nang nag-a-assist dun sa invites na mga invites mo. So ngayon, darating din sa point na ang trabaho ko na lang din is nag-share, nag-close deal. Kasi itong mga nag-close deal, very ang effective dito, yung mga lalo yung mga taong may mga income na or may mga resulta na. So dito, darating sa point yun, yung mga na-invite nila, na-presenta natin, tapos mga na-presenta natin, in-close deal ko, tapos yun, training natin sa opisina. Tapos ito, dadami na naman yung nag-i-invite dito sa atin kasi na-training na natin. So, darating sa point, yung mga dati mong na-invite, matututo na mag-present. At hindi naman pwede na, yun, sobrang dami na nagpa-present na tayong dalawa lang. So, kailangan din talaga nilang matuto mag-present along the way. So, since kumikita ko na din yan, or ako, or kumikita na tayo yan, ang trabaho mo na lang din yan is mag-close deal.
So, halimbawa ganito ang scenario, yung invite mo, may in-invite, tapos pinresenta nung isang mong invite, yung mga naunang mong in-invite. Ngayon, ang gagawin niyo niyan, ikaw, since kumikita ka na, ikaw close deal mo na lang. Igagay mo na lang, ibibigay, tutulungan mo na lang sila makapag-decide. Papakita mo ng check, i-share mo na, ganito po ako dati, ngayon, ito na ako. Tapos, eto, darating sa point na yung mga dati kong na-invite, yung mga naon mong in-invite, kumikita na din. So, anong gagawin nila? Sila na lang din yung mag-close deal. Anong gagawin mo sunod? Eto, nandito ka na din sa nag-detrain ka na din. So, since medyo malaki na na yung grupo mo, mas madali na talaga yung panahon para mas ma-upgrade mo pa yung sarili mo, para makapag-train ka. Tandaan mo, training is important kasi nandito yung dinidevelop more. Mas nagiging magaling yung mga members mo through you. Tinuturuan mo sila. So, darating na point na meron ka na mga member na kumikita na marunong na din mag-train. So, ano mangyayari? Kung pagpasok mo dito sa opisina or pagkakita mo sa grupo mo, merong nag-i-invite under your team. Tapos, meron naman nagpe-present under your team at merong nagpo-close deal under your team or nandun sa cashier, nagpipayin. At pagpasok mo naman dito sa training room or sa table, nakita mo, meron nagte-trainings. So kung lahat yan sa grupo mo, ginagawa na kahit wala ka, ano na lang natitira mong gagawin? So ang gagawin mo na lang is, wala na. Pwede ka lang lumabas dito sa duplication cycle. So ang tawag na sa'yo dyan is, leverage. Leverage. At ito yung pinakagusto natin dito sa negosyo ito. Leverage means earning kahit wala ka nang ginagawa. So, ang goal mo sa negosyong ito, kailangan lang, tuloy-tuloy lang, umiikot yung sistema sa grupo mo. So, merong ginagawa dyan. So, since bago ka pa lang, ito yung kailangan mong isipin palagi, araw-araw. Masasabi mo lang na productive ka pa nag-roll ka pag everyday, kung hindi ka man nag-i-invite, nag-present or nagpapapay, at least nag-a-attend ka ng training or nanonood ka ng video or nagbabasa ka about sa business natin. Sunod, inviting. Kung hindi ka man nag-train, at least nandun ka sa labas or at least nag-Facebook ka, naghahanap ka ng i-invite mo. At sunod, ito, kung hindi ka man nakakapag-invite, baka busy ka masyado, mag-present. So, okay yun. Kasi, hindi ka man nakakapag-invite, pero may pinipresentan ka. May upcoming na pain. At lalo na okay lang na hindi ka nag-present, okay lang na hindi ka nag-invite or nag-train, kasi baka busy ka, mag-assist ng pain. So, yan yung ating tips. Ang tawag dito sa cycle na to ay duplication cycle. So, ito lang yung mga activities na masasabi mong productive sa bayan. So, thank you. See you in the next video.